ano yung mga magagandang tools na pwedeng gamitin pang-edit, pag-cut, at paglagay ng background music sa marketing? Yan. Ano yung mga magagandang tools para mapaganda yung video? Okay, good question, Elmer, no? Now, ang tanong kasi sa'yo, meron ka na bang katulong or meron ka na bang staff na gagawa ng pag-i-edit, paglalagay ng video, paglalagay ng audio? Yun yung question. Kung sa YouTube, o kaya naman, kung gagamitin mo yung, kung ang purpose ng video mo ay para consistent na mag-publish ng mga content, no, ang masasuggest ko, huwag ka nang gumamit ng mga, huwag mo na siya masyadong i-edit. Okay, kasi kapag content marketing, ibig sabihin, nagpa-publish ka ng mga videos, ng mga content sa YouTube, sa Facebook consistently, hindi yan magiging sustainable at mahihirapan kang maging consistent kapag lagi mo pa siyang i-edit. Okay, lagi mo pa siyang lalagyan ng background music tapos mag-isa ka lang. So, mahirap siyang gawin consistently kasi kakain siya ng mahabang-mahabang oras. Lalo na kung mag-isa ka lang, mahihirapan ka. Takaw sa oras. Yan. So, kung YouTube video, kung Facebook video, cellphone lang. No, yung cellphone lang natin, yun lang talaga. No? Yun lang pinaka number one tool na pwede mong gawin para mag-create ng content at mag-publish ng consistently. Okay? Kung ads, yung gagamitin mo siya sa ads, ang masasuggest ko, napakarami, no? Napakaraming tools pwede mong gamitin. Pero sa akin, yung built-in lang na mga editor na nasa cellphone natin. For example, sa Apple, kung Apple user ka, meron silang tinatawag na iMovie. Ayan, iMovie. So yun, gamitin mo yun. Sa Android naman, ang mga tools na madalas na ginagamit ng mga kakilala ko, ayan, KineMaster. So, i-search mo lang, actually, ang ginagawa ko kapag may hinahanap ako ng tool, tinatype ko sa Google, best software, best tool for blank. So, kung in your case, best tool for editing video on mobile phone, mobile device. Parang ganun lang. Tapos, tingnan mo lang yung mga review, tingnan mo lang kung ano yung mga features nila. So, doon, basically, malalaman mo kung ano yung magandang tool. Okay? So, basta ang tool lang naman pag sa video, basta ang importante lang naman yung kaya mag-cut, magputol ng mga mali, tsaka yun, maglagay ng background music. Pero I suggest kung sakaling mag-ads ka kahit hindi mo na muna lagyan ng background music. So, ang pinaka-importante kasi sa video, sa totoo, yung pinaka-message mo. Yan. Kung ano yung sasabihin mo at kung paano mo siya i-deliver. Yun yung importante. Elmer, mas mag-focus ka dun sa content mo, lalo na dun sa delivery mo. Yan. Kasi kapag okay yung delivery mo, kapag na-deliver mo siya with conviction, no, at malinaw yung mensahe mo, ibig sabihin yung mensahe mo talaga makaka-relate yung mga tao, mas magiging panalo yung ads mo. Compare sa mag-e-effort ka na i-edit siya, no? So, ang masasuggest ko, Elmer, mas i-prioritize mo yung una, pag-construct nung script mo, o kaya naman pag-construct nung outline ng video mo. Okay? Kapag naging malinaw, kapag naging maayos yung outline, yung script ng video mo, kahit wala nang edit actually. So, sa atin kasi, sa inyo na mga solopreneur, di ba kasi karamihan sa inyo, mga solopreneur pa lang, tama ba? Mag-isa ka palang ginagawa yung business. Mag-isa mo palang siya ginagawa. Sa atin, o sa iyo, ang pinaka number one na kailangan mong matutunan is speed of implementation. Kung paano mo siya mas mabilis ma-implement o paano ka makakapag-take action ng mabilisan. Kasi mag-isa ka lang eh. So, ang mangyayari kasi niyan, kapag gumawa ka ng mga activity na non-income producing activity. So for example, yan, pag-i-edit, pag-set up ng website, pag napunta yung oras mo doon sa mga non-income producing activity na yon, ang mangyayari,
hindi ka makakapag-focus doon sa income producing activity. And tama ba na limitado lang yung oras natin araw-araw? Tama ba? Sino yung agree doon? Di ba? Limited lang yung oras natin araw-araw. So kapag yung oras mo nauubos doon sa non-income producing activity, hindi mo na magagawa yung activity na magbibigay sa'yo ng resulta, hindi mo na magagawa yung activity na magbibigay sa'yo ng income. Yan. Kaya ko sinasabi ito, hindi dahil ginajudge kita o ginjudge ko kayo na baka hindi mo nagawin yung income producing activity. Nagkataon lang kasi na napakadami kong kakilala na nai-stuck at hindi nakakapagtuloy doon sa business nila kasi mas na-focus yung oras nila tsaka yung attention nila doon sa mga task, sa mga activity na hindi naman talaga magbibigay sa kanila ng resulta. Kung familiar ka dun sa 80-20 rule, sino sa inyo yung familiar sa 80-20 rule? 80-20 rule, ibig sabihin yan, 80% ng results mo manggagaling dun sa 20% na action na magbibigay sa'yo ng massive result. Yan. Now, ang tanong, ano yung 20% na yun? 20% na yun, yun yung pag, for example, sa advertising, yun yung pag-create ng effective na message. Hindi yung editing. Ang tagal kaya mag-edit. Ang tagal mag-edit ng video. Lalo na kung first time mo siya gagawin. O yung mga iba, mabilis na mag-edit kasi sanay na sila. Pero kung ikaw, kung first time mo siya gagawin, una-una, aaralin mo pa yung software. Possible na ma-stack up ka. Possible na ma-burn out. Mas mabilis ka ma-burn out kung mapupunta yung oras mo tsaka yung attention mo dun sa mga non-income producing activity. Yan. So again, sa marketing, as a marketers, di ba? Ang number one skill na kailangan mong matutunan, ma-develop, is yung pag-communicate. Communication. Paano mo maiko-communicate na maayos yung mensahe mo para may mag-click, may magbabasa, may mag-i-engage dun sa post mo at mag-take action. Okay? Yung editing, mga secondary skills na lang yan. Kapag marami kang oras, tsaka mo gawin yun.